Where are we going now? Tanong sa akin ni Dave, habang nagmamaneho ako. Walang imak na sinulyapan ko lang siya and I look away. After few minutes we reached the hospital. Kung saan dinala ang mga na-injured naming tauhan. Mrs. Benson, tawag sa akin ng general manager ko sa hardwood factory. Mr. Ford, kailan po kayo nakarating dito madam? Magalang na tanong niya, sa akin. Luther Ford is one of my trusted general manager of our company. Hindi nagkakalayo ang edad namin at may sariling pamilya na. A minutes ago, kamusta ang mga pasyente? Tanong ko naman. May iba pong stable na ang kondisyon nila. Ang karamihan din ay may natamong malaking sugat, pero naigamot naman po sila kaagad. Nasa morgue na rin po ang mga, he paused, namatay, and he added. Ilan ba ang namatay? 15 po, 20 naman ang may injured. Napabuntong hininga ako. Ang daming namatay, nang dahil lang pagsabog na yan. I see, ikaw na ang bahala rito Mr. Ford at sa bill nila. Tumungo na lang siya bilang sagot. You know, I can help you, Dave suggested and I just glared at him. Shut up, masungit na sabi ko, at bumalik ulit ako sa kotse ko. You can go back to the Manila, Dave, I said as he get in on the car. And how about you? Kailan ka pa nag-alala sa akin? I asked in a sarcastic voice and I even raised my eyebrows. Hindi ako nag-aalala sa'yo. Fine. Uuwi ako sa Manila if that's what you want. Tutal naman ay nakita ko na ang mundo mo, at masasabi kong ang daming lalaki, ni hindi ako nakakita ng babae sa loob ng conference room na iyon. Aside from the girl at the elevator, pagmamaktol niya, at kumunat ang noo ko sa inaakto niya ngayon. What? Naguguluhan kong tanong sa kanya. Pero hindi na niya ako sinagot, at tumingin na lang siya sa labas ng bintana ng sasakyan. Tumikim ako. Ihahatid na kita. Before I'm going back to Manila, let me rest first. I'm tired. Kanina lang tayong bumiyahe, reklamo niya and I blow an irritated breath. Lahat na lang may rason. What the? Bulong ko at nagpatuloy na lang ako sa pagmamaneho. Look, I'm trying to be a good wife here, but he's stubborn. Muli kaming nakarating sa hotel, at pinark ko na lang ito sa gilid ng kalsada. Now go, you can book your own room. Why I need to book my own room? I can stay with your place. Confused written on my face and I look at him. Mataman ko talaga siyang tiningnan, kung bakit nagkakaganito siya. Ano ba ang nakain ng isang ito? Ibang-iba siya sa Dave na nakasama ko sa bahay niya. Napalagi akong tinatapunan ng masamang tingin. Napalaging mainit ang ulo sa akin. Napalaging galit sa akin. Paiba-iba ka ngayong araw na to ah. Ano bang nakain mo? I asked him with full of suspicious and he just smirked at me. Na para bang sinasabi niyang sa akin na lang iyon. This is the first and last, huwag kang mag-assumed masyado. Dahil pagbalik natin sa Manila. Hindi na kita kakausapin pa, at ayoko ring makita ang pagmumukha mo. Don't you worry, dear. Curiosity kills the cat. At tinitingnan ko lang naman ang isang nat Anya Belmonte na naging Benson na ngayon. Curious lang ako kung paano mo ba nasusolusyonan ang problema mo. You know, I doubt it too. Mr. Reyes was right. How can you success your burning project? At hindi naman talaga kita tutulungan. I'm just testing you. Na kung ikaw ba ang tipong businesswoman na kumikagat sa tulong ng iba, o baka naman, gustong gusto mo talagang tulungan kita. Pero ayaw mo lang maapakan ko ang pride mo. But sorry for saying this, he said and he leaned closer to me. Hinawakan niya ang chin ko, at nagkasalubong ang mga mata namin. I'll never help you, at kung may tutulungan man ako ay hindi para sa'yo, kundi para sa babaeng mahal ko, nakangising sambit niya at dumistansya na sa akin. For the second thought, I can have my one room. Naiwan akong natulala sa loob ng sasakyan, at nakalimutan ko pang huminga kanina. Ganoon ba yun? Ganoon ba talaga? Napatawa ako at nararamdaman ko na ang pangangilad ng mga luha ko, at unti-unti na nga itong naglanda sa pisngi ko. Ang sakit-sakit. Hayon na naman ang pamilyar na sakit sa dibdib ko. Ang sakit naman talaga ng mga sinabi niya sa akin. Wala na sana akong balak lumabas mula sa kotse ko, ngunit naalala ko si Dave.
Gusto kong masigurado na safe siyang nakabook ng room at hindi na siya pag-alagala sa hotel. Sana inalok ko na lang sa kanya yung penthouse ko. Kahit loko iyon ay asawa ko pa rin siya. Naigulo ko ang buhok ko nang wala sa oras, at buong lakas na binuksan ko ang pintuan ng kotse saka ako bumaba. Naglalakad na ako ngunit nagulat ako ng makar inig ako ng malakas na pagsabog, at ang pagdampi ng mainit na bagay mula sa likuran ko. Mabilis na damapa ako, at tinakpan ko ang magkabilang tainga ko. I closed my eyes when I heard the loud blow up for the second time around. Maya-maya pa ay may narinig na akong nagsisigawan, at may umiiyak din. Dahan-dahan akong tumayo, at nilingon ko ang pinanggalingan ng pagsabog. I gasped, sobrang bilis ng tibok ng puso ko, at ramdam ko na ang panginginig ng katawan ko. Mahinang mura ko nang mapagtanto ko na iyong sasakyan ko pala ang sumabog. Kung hindi ako nakaalis kaagad, at hindi ko naalala ang walang hiya kong asawa, ay baka nagkapira-piraso na ang katawan ko kanina. O baka, kung mas natagalan pa ang pag-uusap namin kanina ni Dave, ay pati siya ay nadamay sa pagsabog. That was so close. At siguro rin baka ako pa ang madadami sa mga oras na iyon. Kung sinuswerte ka nga naman na Tanya, mukhang mahaba-haba pa ang buhay mo, natatawang sabi ko sa sarili ko. Nakita ko ang mga security namin, na patakbong lumapit sa pinanggalingan ng pagsabog. I pulled myself and I walked towards them. May nadamay pang dalawang security. Isama mo pa ang limang kotseng nasa gilid at nadamay sa pagsabog. Another damage. Madam Natanya, tawag sa akin ng head of security. Madam, you okay? Nakita ko sa CCTV footage ang kotse niyo, at mabuti nakalabas po kayo kaagad, aniya at may bahid na pag-aalala ang boses niya. Okay lang ako. Check the CCTV footage. If who put the bomb on my car? Yes, madam. Sagot niya at dagli rin siyang bumalik ulit sa loob ng hotel. Sa bandang kaliwa ng parking area, ay nakita ko naman ang humahanggos na si Bod. Madam, malayo pa man ay tinawag na ako. Thanks God, you're here Bod. I heard about your car, you okay? Nag-aalalang tanong niya sa akin, at tiningnan pa niya kung may sugat ba ako sa katawan. Masamang damo ako Bod. I'm fine and please, bring back my husband to Manila. If he don't want to go home, patulugin mo. Hire the bodyguards for him Bod, saad ko at tinalikuran na siya. May sugat ka sa likod madam. Napahinto ako at ramdam ko ang paghapdi sa likuran ko. I'm fine. Malayo yan sa bituka Bod. Tuluyan ko nang iniwan doon si Bod. At dinag ko pa ang pagbuntong hininga niya. Napasuko ko siya at kailan pa ba siya nanalo sa akin. Madalas akong nasusunod dahil alam niyang matigas ang ulo ko. At sino naman kaya ang may kagagawan nitong lahat? Did I piss them off that much? Paano kung matagal nang may bomba sa kotse ko? Madadami pa yata si Dave. So, my husband was in danger. Kilala na nila ang asawa ko, at alam kong gagawin nila itong pain against me. And as if I let that to happen. I won't let that happen to hurt my husband. I have to hire more bodyguards for his safety. Hindi ko hahayaang masaktan nila si Dave. Kahit na ang hawakan nila ang daliri nito, ay hindi ko sila sasantuhin. Dalawang linggo na rin ang nakalipas simula nang may nangyaring trahedya sa Palawan. And thanks God, we are already knows the suspect behind that incident. But we don't have enough evidence para masuplong ito sa pulis, at hindi namin madiinan ang may pukana ng lahat. May lead lang kami sa suspect. And about my burning project, ay unti-unti na ring naaayos, at ako na nga ang head of architecture. Aside from being me an businesswoman, I also an architect. I have license. Dalawang linggo na rin na hindi kami nagkita ni Dave. I wonder kung ano ang ginagawa niya sa loob ng dalawang linggong iyon. Enjoying with his mistress. Dumiretso ako sa bahay ko na binili ko pa last year, at alam kong nandoon na rin siya. Oh, my ruthless and dangerous wife is home. Umuwi ka pa. How I wish that you didn't came back, malamig na sabi ni Dave. Kararating ko pa lang from Palawan, tapos ito kaagad ang salubong sa akin ng magaling kong asawa. What a warmth welcome from him.
Na-touch naman daw po ako. Thank you very much, husband. I appreciate it. Mahinang sabi ko at binigyan ko pa siya ng kaitamis-tamis na ngiti, pero mukhang hindi niya yata nagustuhan, dahil kaagad na siyang umiwas sa akin. I just hope na sa condo unit ko na lang tayo tumira. But I realized, mas okay na rin ang dump ito sa mansyon mo. It was huge and being here, I can avoid your presence. I appreciate too, he said with smirk flash on his lips. And walked towards me while his both hands is on his pocket. At dahil masyado siyang matangkad, ay napatingala pa ako sa kanya. Mataama niya akong tinitigan, at sa paraan ng pagtitig niya sa akin, ay tila hinihigop ako nito. It's not that bad at all, and oh, tutal asawa naman kita, ay hindi na kailangan ng mga katulong pa, nandyan ka naman na. You'll do the household chores, but you are not allowed to go to my room. Is that clear? That's okay for me. Gagawin niya akong katulong. Fine, go. Mas magagawa ko pa ang pagpapaibig ko sa kanya. We'll see, Dave. Deal, kalmadong sagot ko at ngumisi pa siya. Then, you can start with your work. Matagal-tagal na rin na hindi ito nalinisan. I need to go to my work and oh, before I forget. Business is my business, therefore I don't need your permission or your approval, kung pumapasok ako sa trabaho ko, at kung saan ako pumupunta. Wala kang pakialam sa lahat ng gagawin ko at para fair tayo. You can do your business too, at hindi ako makikisaw-saw, malamig na saad niya, bago niya ako tinalikuran. Fine, okay nga lang sa akin ang lahat. Gawin ang nais niya kasi obligasyon ko iyon, iyon naman talaga ang ginagawa ng isang asawa. But unfortunately, I can't work as good as I can. Because I have injured, mahihirapan lang ako. What the, boring na sambit ko at inilapag ko lang sa center table ang traveling bag ko, at saka ako humiga sa sofa. Oh heaven, naramdaman ko rin ang pagod ko, iidlap lang ako tapos gagawin ko na rin ang pinag-uutos ng kamahalan. Dahil nga sa sobrang pagod ko, at kaagad din akong tinupok ng antok. Naalimpungatan ko lang na parang lumilipad ako sa ere, or something na may nagbuhat sa akin, at hindi ko kayang imulat ang mga mata ko, dahil inaantok pa talaga ako. Isa pa mabigat din ang talukap ng mga mata ko. At sino naman kaya ang taong nagbubuhat sa akin nito? Si Dave. Dadalhin niya ba ako sa kwarto ko? Napamulat ako nang wala sa oras, nang maramdaman kong hinagis ako ng kung sino mang pangahas. And only thing I found it. Lumubog ako sa pool, na itukod ko ang dalawang kamay ko sa ilalim ng tubig, which is mean sa floor ng pool. Muntik pa akong makainom ng tubig na may chlorine, dahil napahiyaw pa ako nang maramdaman ko ang sakit sa kaliwang braso ko. Nang magawa kong ayusin ang sarili ko, ay tumayo na rin ako kaagad. Good thing hindi malalim ang tubig, at hanggang baywang ko lang ito. Mariin na ipinikit ko ang mata ko, at hinahabol ko pa ang sarili kong hininga. Muling mura ko at hinawakan ko ang kumikirot kong braso, at dahan-dahan ko iyong hinilot. Oh, nahimasmasan ka na, dinig kong tanong ng lalaki. Balak yata akong patayin ng sarili kong asawa. Inangat ko ang mukha ko para tingnan siya. He is wearing his white long sleeve, at nakabukas pa ang limang butones kaya na-expose pa ang malapad niyang dibdib. Madilim na ngunit dahil sa tulong ng liwanag ng buwan na tumatama sa kanya, ay maliwanag ko pa rin siyang nakikita. Isa pa, there is something on his chest. A kiss mark from a girl. Did you forget about what I have told you hours ago? That you clean up the house? But what did you do? You are just taking yourself sleeping on the sofa for that whole day. Malamig na tanong niya, pakiworry ko naman ay amo ko siya, at ako nakatulong niya ay pinapagalitan ako, dahil hindi ko nagawa ang task ko. He is sounds bossy. Napasarap yata ang tulog ko. I'm sorry, hingi ko nang paumanhin ko pero hindi naman sincere. Whatever you say, baliwalang saad niya, and he turned his back away from me. Naglakad ako palapit ng stair ng swimming pool. At pagkaahon ko pa lang mula sa tubig, ay yamakap kaagad sa akin ang malamig na simoy ng hangin, at nakaramdam ako ng lamig. Muntik na ako kanina, hindi ako naliligo sa swimming pool, and gods know that I can't swim.
Hinalma ko ang sarili ko, bago ako naglakad papasok sa loob ng bahay namin, magkakasakit pa ako nang wala sa oras nito. Reklamo ko at niyakap ko ang sarili ko, at mas sumama pa ang loob ko, at mahinang napapamura ng sumalubong sa akin ang isa pang matinding lamig. Ang aircon. Nakahinga ako ng maayos nang sa wakas ay nakapagbanlo ako sa tubig, at hindi rin ako nakatagal sa pagliligo sa loob ng banyo. Hindi kasi ako nakakatagal sa malamig na tubig at lalo na sa pool. Sensitive ang katawan ko, at madali akong dapuan ng sakit. Sipon o kaya naman ay lagnat. Nakabihis na rin ako ng makapal na jacket at pajama. Naglakad ako palapit sa kama ko, at binalot ko ang sarili ko ng kumot saka ako himiga at ready na matulog. Hindi naman ako nabigo dahil dinalaw rin ako ng antok. Nagising na lang akong kinaumagahan, nang makarinig ako ng sunod-sunod na katok mula sa pintuan ko. Matatawag pa ba iyong katok? Eh halos sirain na nga ang pintuan ko. Nenas ako bigla. Wait up! Sigaw ko rito at pikit matang bumangon. Binuksan ko ang pintuan, at sumalubong sa akin ang mabangong perfume ni Dave, at bagong ligaw na rin. Ready for work na yata. Tulog mantika ka talaga, ano? Ni hindi ka nagluto ng breakfast. Ang aga-aga ay masungit na. High blood yata. Wake me up husband. I can cook your breakfast. Mahinahong sabi ko. No thanks. I'm getting late. Kumatok lang ako para sabihin sa'yo na maglilinis ka muna ng buong bahay, before you are going to your work. And before I forget, we have a family dinner with your parents sa Belmonte Mansion. I'll be home in 7 p.m. and get ready. Sabay tayong pupunta sa parents mo. Sana pala, ganoon na lang siya palagi ano. Kasalukuyang kumakain ng agahan ang pamilya ni Dave. Dee, bisitahin natin ang mga kapatid mo, ani Mrs. Benson, at may bahid na kasiyahan pa ang kanyang boses. Excited ang ginang na makita ang kanyang daughter-in-law, at masayang-masaya talaga siya na ito ang napangasawa ng kanyang anak na si Dave. Mommy, bukas na lang po. I heard from tita na may family dinner sila. Kaya, baka bukas na lang tayo, at doon na tayo sa bago nilang mansion mom, sagot sa kanya ng panganay niyang anak na si Dior Diana. Kaagad na lumungkot ang boses ng ginang. Ay gusto ko pa naman ngayon, aniya. Bukas na lang han, panunuyo naman ni Mr. Benson na nakaupo lang na nakatabi ng asawa niya. Yamakap lang ang ginang sa asawa nito. Di, maayos na ba ang pakikitungo ng kapatid mo sa asawa niya? Tanong ni Mr. Benson kay Dee. Medyo maayos naman po dad, tipid na sagot ni Dee. Kahit na hindi siya sigurado kung maayos na ba talaga ang pakikitungo ng kanyang kapatid. Lalo pa na may ibang babae itong pinagkakaabalahan, at isa pang nasa Palawan ang sister-in-law niya, at sa loob ng 2 linggong iyon, ay abala rin si Dave sa babae nito. Hindi na nga lang niya sinabi sa parents niya ang tungkol sa babae, dahil baka ma-disappoint lang ang mga ito. Pero alam niyang walang lihim ang hindi nabubunyag. Soon, lalabas din ang sekreto ng kanyang kapatid. Crystal, sasama ka sa amin bukas. Antag na tanong ng mommy niya sa nakababata niyang kapatid. May group study kami tomorrow mom, sagot ng kapatid niya, at saglit lang itong sumulyap sa kanila. Napataas naman ang kilay ni Dee. Sunday bukas Crystal. I know, tila tinatamad na sagot nito. Do you hate your sister-in-law, Crystal? Tanong ng mami nila, at automatikong napatingin si Dee. Pansin nga niya na masyadong mailap si Crystal kay Natanya, at mukhang ayaw nga nito sa sister-in-law nila. You don't have any idea, mom. She's heartless and dangerous woman, walang buhay na sagot nito, at lumukot ang magandang mukha ni Dee. Who told you that? Tanong ni Dee sa kapatid, at hindi niya talaga nagustuhan ang sinabi nito. My classmates, Natanya Belmonte is known as a lady star and she's famous businesswoman. I know her attitude and I hate her. Nonsense. You don't know her. Don't judge her if you didn't met her in person. Don't believe your classmates, naiinis na sabi ni Dee. Bum antong hininga si Crystal. Whatever ate, I just hate her. Period. That's rude Crystal. Kilalanin mo muna ang ate Natanya mo, bago mo husgahan ang pagkatao niya, may pagbabanta na sambit ng ginang. Crystal, mabait ang ate Natanya mo. Nasasabi mo lang yan dahil hindi mo pa lubos na kilala ang asawa ng kuya mo,
mahinahong komento naman ng daddy nila. I'm sure, nasasakal na si Kuya Dave sa babaeng iyon, sambit nito at saka ito tumayo. Crystal, tawag ng mommy nila, you are going with us, Crystal. That's an order, maautoridad na sabi ng daddy nila, at sa huli ay muli itong napabuntong hininga. Fine, anito at padabog na umakyat papuntang kwarto nito. Ni hindi na inubos ang pagkain nito. Tapos na akong naligo at nagayos sa sarili ko. I wearing my gray sleeveless dress na umabot hanggang tuhod ko, at sinuot ko rin ang gray cardigan ko. White flat doll shoes. Simple lang naman ang ayos ko, at pinahirin ko lang ng pink lipstick at light makeup ang mukha ko. Since hindi ko naman maayos ng mabuti ang buhok ko, ay hinayaan ko na lang din na nakalugay ang buhok ko. Nakaupo lang ako sa sofa, at naghihintay kay Dave. Nasa living area ako, at nakatutok lang ako sa cellphone ko. Maya-maya lang ay nakarinig ako ng pagbusina ng sasakyan. Nagmamadali akong lumabas mula sa bahay namin, nang marinig ko ang sasakyan ni Dave. Siya na yun. Hindi siya lumabas mula sa kotse niya, kaya pumasok na lang din ako, at umupo sa shotgun seat. He didn't look at me. He just silently driving. Nang nasa kalagitnaan na kami ng biyahe, ay inabot ko ang aircon ng kotse niya at pinatay ito. Nilalamig ako eh. What are you doing? Turn on the aircon, he said in a very cold tone. Sa isip-isip ko ay minumura ko na siya. Walang imit na binuksan ko na lang ulit ang aircon. Palihim na nagdasal ako na sana ay makarating kami kaagad sa mansyon namin. Hindi ko matatagalan ang lamig, at baka maging yelo pa ako. Pumikit ako at huminga ng malalim. Nagbibilang na lang ako sa isip ko, upang makalimutan at maibsan ko ang lamig. Hindi ko na rin namalayan na tuluyan na akong nakatulog. Nagising lang ako nang maramdaman ko ang paghinto ng sasakyan. Napaayos ako ng upo, at tumingin sa kasama ko. Saka ako napatingin sa labas, at nakita ko ang mansyon namin. Thanks God, we are already here. Since hindi ako nagsuot ng seatbelt, ay binuksan ko na lang ang pintuan ng kotse, nang pinigilan naman ako ng asawa ko. Kunot noong tiningnan ko siya. Wait here, aniya at nauna nang bumaba. Umikot siya sa gawi ko, at lihim na napangiti ako nang pinagbuksan niya ako ng pintuan. Nice! Thank you, pagpapasalamat ko at saglit na tinitigan niya ako. Nagulat pa ako nang nalalayan pa niya akong makababa mula sa sasakyan. Nakakapanibago. Ate, napalingon ako nang may tumawag sa akin. Napangiti ako nang makita ko ang kapatid ko. Yuri, lumuhad ako para magpantay ang mukha namin ni Yuri. Niyakap naman niya ako ng sobrang higpit and I did it too. How are you, Yuri? I asked my 7 years little brother. Yuri Perry Belmonte, kumalas naman siya mula sa pagkakayakap namin, at hinawakan ang magkabilang pisngi ko. You are so beautiful, ate. And I'm fine. Oh, I missed you so much. How about you? Aniya at hinalikan ako sa pisngi. He's so cute and sweet. I'm fine, Yuri. Nakangiting sagot ko at tumayo na rin ako. Hinawakan ko ang kaliwang kamay ng kapatid ko. Nakita ko naman si Papa na nakatayo malapit sa gate ng mansyon namin. Nasa tabi ni Papa si Mommy. Papa, tawag ko sa Papa ko, at naglakad kami palapit sa kanila. Nagmano ako kay Papa at hinalikan ko rin siya sa pisngi, at ginawa rin ni Dave ang ginawa ko. Good evening, Papa, bati ni Dave kay Papa. Good evening to son, ganting bati rin ni Papa. Nilingon ko si Mommy na tahimik lang, at lumapit ako sa kanya para humalik sa pisngi niya. Ang hindi ko lang nagustuhan sa nakita ko ay ang pasimpleng pagngisi niya. Mommy, buti at nakarating na kayo, iho. Tara, pasok na tayo sa loob. Ni hindi man lang ako pinansin ni Mommy. Napatingin ako kay Dave nang hawakan niya ang baywang ko, at hinela na ako papasok sa loob ng kabahayan, kasunod ni na Papa. Pakitang tao rin ang isang ta. Katulad ni Mommy, masayang kumakain kami ng dinner sa dining area. Katabi kong nakaupo ang asawa ko, at pinapagitnaan nila ako ni Yuri. Sa katapat naming upuan sina Papa at Mommy. Sina Dave, Papa at Mommy lang ang nag-uusap, at tahimik na nakikinig lang ako sa kanila, at kumakain lang ako. Gustong gusto ko nang magpahinga dahil bumibigat ang talukap ng mga mata ko. Kamusta naman ang trabaho mo, iho? Malambing na tanong ni Mommy kay Dave.
Mabuti naman po, Mommy. Nitong nakaraang mga araw ay naging abala kami, dahil sa sunod-sunod na pagdating ng mga pasyente sa hospital, magalang na sagot naman ng asawa ko. Lihim na napaismid ako. Ang bait naman. Oh, I see, ani Mommy. I heard from my mother that you are retired surgeon Dr. Mom. Napatingin ako kay Mommy nang maramdaman ko ang pagtitig niya sa akin. Yes, iho. Bata pa man ako ay pangarap ko na ang maging isang doktor. Kaya nga, she paused and she smirked. Gusto ko rin sanang maging doktor ang asawa mo, Dave. Mommy, saan na naman ba to tutuloy? She hates doctor. Hera, tawag ni Papa kay Mommy, at may bahid na pagbabanta ang boses niya. Mabait naman ba ang asawa mo sa'yo, iho? Kasi ayaw niya talaga sa mga doktor eh. Oh, Mommy! Nilingon ko si Dave na ngayon ay matamang nakatitig sa akin. Hindi ko mabasa ang takbo ng isip niya ngayon. Alam mo rin ba, iho, na muntik na rin siyang makapatay ng isang doktor? Automatikong lumipad iyong tingin ko kay Mommy. Mahigpit na napahawak ako sa kubyertos ko. Hera, that's enough. I'm sorry, son, but excuse us, pagpapalim ni Papa, at hinela na si Mommy palabas ng dining area. Wait, pagpoprotesta pa ni Mommy, pero hindi na siya pinansin ni Papa. Tuluyan ko nang binitawan ang hawak kong kutsara, at mariin na napapikit ako ng mga mata. Sumasakit na ang ulo ko. You hate doctors, ha? Huh? At muntik ka na ring maging kriminal. We are opposite couple. I'm a doctor and you? Of course not. I don't hate doctors. Kabaliktaran sa sinabi ni Mommy. And about sa kamuntikan ng pagpatay ko sa isang doktor. I was in my high school that time, at nilukob lang ako ng galit, dahil muntik nang mamatay ang kapatid ko, at doktor din ang pumatay sa mama ko. Yeah, I have my biological mother. Mommy Hera is just my stepmother. My real mother was died when I was in 7 years old. Kinamuhian ko lang naman ang mga doktor na nanakit sa mga taong mahahalaga sa akin. Nakita kong bumalik si Papa. I'm sorry about that. Tumayo ako. Pa, can we go home? Gusto ko na kasing umuwi. I'm not feeling well, Papa. Bumada naman ang pag-aalala sa mukha ni Papa, at lumapit sa akin upang haplosan ang pisngi ko. Ganoon ba? Sige, maaari na kayong umuwi, ani Papa at hinagkan pa ako sa noo ko. Take care, my daughter, son. I will, Papa, magalang na sagot ni Dave at nalalayan na ako. Ang galing mo ring umakting, ano? I'm not feeling well. Baka ayaw mo lang na maparami ang sasabihin ng Mommy mo, at marami pa akong malalaman na sekreto mo. Sayang naman, nag-enjoy pa naman ako sa kwento ni Mommy. Mapang insultong sambit ni Dave nang makauwi na kami sa bahay namin. Now I know, you hate doctors.